Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Perez. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Sofia. Bueno, basahin na natin ang liham ni Sofia. Dear Kuya Perez, mula nang mapakinggan ko Kuya ang inyong programa, ay lagi na po akong nakikinig sa inyo. At kaya po ako lumiham sa inyo Kuya, ay mayroon din po akong mabigat na problema at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Sofia. 33 taong gulang at may 3 po akong anak. Ang kinabubuhay namin Kuya ay ang pamumulot lamang po ng mga kalakal kung saan saan. At para malinaw sa inyo Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Ramon, ano bang kasalanan ko sa'yo? At iiwan mo kami ng mga bata. Ayoko na sa'yo, Sofia. Nakahanap na ako ng babaeng magpapaligaya ng tunay sa'kin. Bakit? Hindi ka ba maligaya sa'kin? 3 na ang anak natin. Nagsasawa na ako sa'yo, Sofia. Lalo na sa ganitong buhay. Puro na lang hirap. O di maghanap ka ng magandang trabaho? Aray ko! Wala nga ko mahanap na trabaho eh! Ha? Nasasaktan ako, Kaloy! Aray ko! Ayong masaktan, umayos ka! Ha? Ano bang gusto mong gawin ko para di mo kami iwan ng mga bata? Wala! Nakahanap na ako ng babae at may kaya pa sa buhay. Nakikiusap ako, Kaloy. Ikaw yung mga bata. Huwag mo kaming iwan. Buong desisyon ko. Sasama na ako kay Laura. Mayaman yun, kahit may edad. Ramon, kahit na ako na lang maghanap buhay sa atin, huwag mo na kaming iwan ng mga bata. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Basta ako, ayaw ko na rito. Bahala na kayo. Parang awa mo na. Hanapin ka ng mga bata. Hindi sabihin mo na patay na ako. Para hindi na niya ako hanapin. Problema ba yun, ha? Bobo! Sige. Oras na umalis ka sa bahay na ito. Wala ka nang babalikan. Sira ka talaga, no? Ha? Iniwan na nga kita eh. Iniwan na kita. Bakit pa kita babalikan? Tanga! Sana ay di mo pagsisihan ang ginawa mong ito sa amin. Sana! Tama na yan, anak. Huwag mo nang iyakan ang walang kwentang lalaking yon. Inay, paano na kami ng babata? Huwag kang mag-alala, anak. Nandito pa naman ako na magulang mo. Na hindi ko alam kung anong nagawa kong kasalanan kay Ramon. Pwede ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Ang inaalala ko, inay, yung mga bata, lalaki sila ng walang ama. Ang importante, napalaki mo sila ng maayos. Di bali, inay, hindi ko pababayaan ang mga anak ko. May awa ang Diyos. Hindi niya kayo pababayaan na mag-iina. Basta yung mga anak ko, inay, kapag aalis ako at mamumulot ng basura, kayo muna ang mag-asikaso sa kanila, inay. Oo, ako nang bahala sa mga anak mo. Wala akong swerte sa asawa, inay. Mas mabuti na yan na nangyari.
na hanggat maaga pa'y lumabas din ang tunay na kulay ng asawa mo. Visit na lalaking yun. Ayaw magbanat ng buto. Halos ako ang gumagawa ng paraan sa amin. Tapos, nagawin niya kong iwan ng mga anak niya. Sige, tama na yan. May awa rin ang Diyos. Tandaan mo yan. Ay, naawa ko sa anak natin, Martha. Oo nga eh. Ang hirap na nga ng buhay, iniwanan pa siya ng asawa niya. Eh, yan ang hirap sa mag-asawa kong minsan. Konting away lang, hiwalay agad. Eh, di na sila naawa sa mga bata. May toyo yata ang maglugang mong yun eh. Talagang sira ulo siya. Hindi pala mapanindigan ang responsibilidad sa pamilya. Sinabi mo pa. Pero, kawawa naman ang mga apo natin. Eh, hindi sila kawawa, Martha. Dahil nandito tayo, nagagabay sa kanila. Hoy, Sofia! Bakit ka ba iniwan ni Ramon? Ewan ko ba sa mukong na yun? Siguro, sawa na sa buhay ng pamumulot ng masura. Wala tayong magawa. Ganito talaga ang nakatagdang buhay sa atin. Dito sa lupa, mahirap lang tayo eh. Kahit na ganito lang ang hanap buhay natin, maranal naman. Di naman tayo nagnanakaw. Wala tayong inaagrabyadong tao. Ay nako, tumpak ka dyan, Sofia. Basta ang importante, kumakain tayo nang tatlong beses, isang araw. Uy, pasakay naman tong sa akin sa trike bike mo. Ah, oo ba? Walang problema. Karamihan na napulot ko kasi, plastic. Magaan lang. Di katulad kahapon, may mga bakal. Buti na lang. Medyo malapit tayo dito sa dump site, no? Pagdating ng mga truck na may dalang mabasura, tayo ang una. Kaya nakakarami din tayo minsan. Kaya nga eh. Sa susunod na taon, papasok na yung panganay ko. Kaya kailangan na magtabi ako kahit unti-unti. Sana, umaman din tayo, no? Asa ka pa. Sana, magkatotoo ang sinabi mo. Ay, Osha, bilisan na natin para makauwi na tayo kaagad. Mainit eh. Oh, sige. Ilagay mo na yung napulot mo sa sako. At nang maidiskarga na natin dito sa bike ko. Kuya, ay nakakalimutan ko na rin. Si Ramon, pinipilit namin na maging maayos ang lahat. Binubuhay ko, Kuya, ang aking mga anak sa pamumulot ng mga basura. Malapit kami kasi, Kuya, sa dump site dito sa aming lugar. Asawa ng Diyos, nakakaraos din kami sa pang-araw-araw naming ikinabubuhay. Minsan, Kuya, ay... Sana makarami ako ng mapulot. Ayan. Teka. Ano itong... Ha? Pera? Ang daming pera nito. Ha? Meron pang kwintas? Ilalagay ko dito sa dala kong sako at uuwi na ako. Baka makita pa ng mga kasama ko. Uuwi na ako!
Ay, Diyos ko, anak. Saan mo ba napulot yan? Ang daming pera yan, anak. Oo nga po, inay. Napulot ko yan doon sa may basurahan. Ay, naku, anak. Kanino kaya yan, ha? Ewan ko na, eh. Alangan naman na ibabalik ko yan. Hindi natin alam kung sino ang may-ari niyan. Pero kawawa naman kung sinong may-ari niyan. Oo nga po, inay, eh. At nakasama pang pendant o quintas. O tingnan niyo. O, tingnan mo yung pendant, anak. Baka may pangalan. Wala naman na, eh. O, tingnan ninyo, ah. Patingin nga. Ha? Wala nga. Ay, baka naman ninakaw yan, anak, at inilagay sa basurahan. At hindi na nabalikan kasi naghakot na yung dump truck. At pagkatapos, dinala na nila sa dump site. Maaari po, inay, na ganun. Wala na akong kasalanan dyan, inay. Di naman ako nagnakaw, eh. Talagang wala kang kasalanan. Dito na ako mag-uumpisa, inay. Magtatayo tayo ng maliit na tindahan at pati bigas, inay. Magtitinda rin ako. Sana mapalagon natin ito. At itong kwintas, ibibente ko na rin para may pangdagdag na puhunan. Napakaswerte naman ng anak natin, ano, Marta? Sinabi mo pa. Eh, buti na lang siyang nakapulot, hindi yung mga kasama niya. Talagang hindi natutulog ang Diyos. Alam niya kung sino ang nangangailangan. Eh, naawa na ako sa anak natin, eh. Iniwan ng asawa niya. Eh, alam ng Panginoon ang mga busilak na puso. At yun ang pinagpapala niya. Katulad ni Digna na anak natin. Sana mapalago niya ang itatayo niyang maliit na tindahan, ano? Aba, ay maganda yung naisipan niyang negosyo. Tindahan para hindi pumunta yung mga kapitbahay natin sa may highway na ang layo-layo. Sofia, kalain mo nga naman, ano? Di ko sukat akalain na ganito ang buhay mo ngayon. Napalago mo na ang tindahan mo. At ang dami mo nang suki ngayon. Bigas, mga stocks mong mga uling, mga tinda mong, dami na. Ikaw naman, Tina. Sinwerte lang, eh. Anong swerte lang sinasabi mo? Sabihin mo, iba talaga ang masipag. Oo nga. Sofia, maaari ba tayong mag-usap? Sofia, may bisita ka pala. Alis na lang ako, ha? Sige, bye-bye. Sige. Ano pang dapat nating pag-usapan, Ramon? Tapos na tayo, di ba? Sofia, patawarin mo na ako. Hindi ko alam ang ginawa ko noon. Patawarin mo na ako. Patawarin? Nagpapatawa ka yata, Ramon. Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Napag-isip-isip ko kasi na mali pala yung ginawa ko sa iyo noon at sa mga bata. Iniwanan ko kayo. Malaki ang pagkukulang ko sa inyo. Bakit ngayon mo lang naisip yan, Ramon? Huli na ang lahat, Ramon. Sophia, patawarin mo na ako. Alang-alang sa mga bata. Maawa ka. Maawa? Bakit, Ramon? Naawa ka ba sa amin ng mga anak mo nang iwan mo kami? Naawa ka bang nagmamakaw ako sa'yo na huwag mo kaming iwan? Pero ano? Naawa ka sa mga anak mo, ha, Ramon? Hindi! Umalis ka, Ramon! Hindi ka namin kailangan dito! Kaya umalis ka na! Sophia!
Hindi nagtagal, kuya, ay bumalik si Ramon na aking asawa. At nagmamakaawa at humingi ng tawad sa akin. Pero kuya, nagmatigas ako sa pagkakataong yun. At hindi ko alam kung babalik pa siya sa amin. Naaawa din ako sa kanya, kuya, kaya lang mas masakit yung ginawa niyang pag-iwan sa amin ng mga anak niya. Kung sakali, kuya, na bumalik pa siya, tumingi ng tawa, tatanggapin ko pa ba siya? Naguguluan ako, kuya, kaya po ako lumiham sa inyo. At sana po, kuya, ay mapayuhan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Sophia. Alam mo, Sophia, ako'y natutuwa ngayon dahil sa kahirapan ng buhay at mga pagsubok na dumating sa iyo noon, nakakaluwag ka na ngayon. Abay, kung tutusin, talagang napakahirap ng pinagdaanan mo, Sophia. Ang hanap buhay niyo pala, pangangalakal. Dahil sabi mo nga, malapit kayo sa dumpsite, diyan sa inyong lugar. Oo, sa paningin ng iba, ang basura, perwisyo sa kanila, pero kayamanan pala yan para sa inyo. Dahil diyan nyo binubuhay ang pamilya ninyo. Kasama mo, si Ramon. Kaya lang, dumating sa punto na iniwan kayo ng mga bata. Abay, napakasakit na pagsubok yung pinagdaanan mo, Sophia. At ngayon ay pinalad ka. Abay, nakapulot ka ng malaking halaga. At yan ay ginamit mo sa pag-uumpisa mo sa isang maliit na negosyo. Nagpatayo ka ng tindahan at ngayon ay napapalago mo. Ngayon, biglang-bigla lumitaw si Ramon. At bumabalik yata sa inyo, tumingi ng tawa. Alam mo, Sophia, masakit man tanggapin. Pero, kung ako man sa'yo, tama naman yung ginawa mo. Na pinaalis mo na si Ramon. Ngayon, tatanungin kita, talaga ba na wala ka ng pagmamahal sa kanya? O galit ka lang dahil sa ginawa sa inyo nung kasagsagan ng kailangan mo siya iniwan kayong pamilya mo ng mga anak ninyo? Naiintindihan kita, Sophia, kung sakali man na talagang hindi mo na siya patatawarin. Total, hindi pa naman kayo kasal. Pero ang tanong, may mga anak kayo. Tatlo ang anak ninyo. Maati mo ba na lumaki yung mga bata na walang makagis ng ama? Depende yan siguro, Sophia, kung talagang bukal sa loob ni Ramon ang kanyang paghingi ng tawad at tuluyan na siyang nagbago. Bakit naman hindi? Masarap magpatawad sa mga taong nagkakasala, lalong-lalo na kay Ramon. Pero nasa sayo yan, Sophia. Pakiramdaman mo yung sarili mo. Hindi mo na ba siya kailangan talaga sa buhay ninyo na mag-iina? Kung kaya mo na, buhayin yung mga anak ninyo na hindi mo na kailangan sila mo, kung hindi mo na kailangan tulong niya, bakit hindi? Pero isipin mo naman yung mga bata. Huwag yung sarili mo lang. Kung mayroon ka mang galit sa isang tao, napakaganda na. Alisin mo na yan, magpatawad ka,
alisin mo yung mga hinanakit dyan sa puso mo. At makikita mo, mas lalong gagaan ang pamumuhay ninyo kung magpapatawad ka sa isang taong nagkasala. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin, Sophia. Bagamat ganyan ang sinabi ko, nasa iyo pa rin ang desisyon. Ang huling desisyon kung patatawad mo ba si Ramon o hindi na. Yan lamang ang iiwan kong katanungan sa iyo. At nawa, Sophia, ay lalo pang lumago ang itinayo mong tindahan. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli, sa ganito ring oras at himpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service!